Pastor Kibuloy, huwag ka mag-alala. Pwede ka pumunta sa South Africa Supreme Court. Nabanggit ni Dr. Sasang-ayunan ka. Dahil yun ang desisyon. Walang ma-impad doctrine. Ano bang alam natin kay Pastor Kibuloy? Kasi nga, hindi naman natin alam kung ano yung ebidensya laban sa kanya sa Amerika. Dahil sa Amerika po, ang proseso parang ICC. Sealed po yung indictment. Hindi natin alam kung ano yung pagbibintang nila hanggang ma-aresto nga yung tao. Pero ang pinagtataka ko po, yung unang kaso, 2018, nadetain na lang na isang araw si Pastor Kibuloy. Pagkatapos, binasura din ang kaso. And yet, tinatrato siya na most wanted ng FBI. Itong pangalawang kaso, 2021 pa po hinain. E naalala ko po, dahil kaibigan ko rin yung namatay ng si Mark Jimenez, si Crespo, Mark Crespo, napakabilis ang proseso sa extradition. Kung talagang malakas ang ebidensya ng mga Amerikano, hindi po yung mag-aatubili na mag-request ng extradition. At wala naman tayong magagawa. Sangayon sa desisyon na rin ng Korte Suprema doon sa Crespo, talagang dahil nga yan ay kabahagi ng kasunduan, ang dapat gawin natin, ihain talaga kaagad yung petition for extradition sa Korte Suprema, sa RTC, at ang tanging tanong lang ng RTC ay, ito ba ay sakop na extradition treaty? At ito bang bansa na humihingi ng extradition, ito ba ay nagpa-practice ng torture? Dahilan para hindi mapadala sa bansa na nagre-request yung tao. Kasi nasa torture convention po yan na bawal i-extradite ang isang tao sa bansa na guilty of torture. Bakit walang ganong request? Huwag nilang sabihin dahil malakas daw si Pastor Kibuloy. Dahil mas malakas naman siguro Estados Unidos. At saka 2021 pa po ito. O sabihin nating duda sila kung magagawa nila yan sa administrasyon ni Presidente Duterte dahil matalik na kaibigan. Bakit dumating ang 2022? Dumating ang 2023? At ngayon, 2024, wala pang request for extradition din. At yung trial mismo, hindi po umuusad, palaging napopospone. O dahil po dyan, at dahil wala naman nakakaalam kung anong ebidensya laban kay Pastor Kibuloy, kung hindi mga attorney general at mga pulis lamang, ang pwede mong isipin ngayon, baka hindi kasi sapat ang ebidensya, gaya nung nangyari ng 2018, na na-dismiss kaagad ang kaso laban kay Pastor Kibuloy. Now, bago natin bitawan itong issue nito, nagreklamo si Pastor Kibuloy, na po pwede siyang targeted for political assassination, po pwede siyang rendition. O, lilinawin ko ba ano ibig sabihin niyan? Alam niyo po, kakaibang Amerika. Ang Amerika, walang pakialam kung paano nila madakip yung isang tao para mapaharap sa kanilang hukuman. Dalawang kaso po ang nadesisyonan ng U.S. Supreme Court. Kerr versus Illinois at saka yung McCain-Alvarez case. Ang tawag ko dyan, sa habang ako'y nagtuturo sa UP College of Law, the Ma and Pa Doctrine. Malay namin pakialam doctrine. Wala kaming pakialam dyan. Malay namin pakialam namin. Ano nangyari? Nasa ibang bansa yung mga akusado. Ang ginawa ng mga Amerikano, pinakidnap! Yung isang pagkakataon doon, meron naman extradition treaty. Bakit hindi dinaan sa extradition treaty? Ano mo ba naging desisyon ng kataas-taas ang hukuman ng Amerika? Main pa. Malay namin, pakialam namin. Malay namin, pakialam namin kung paano nakuha yung pagkatao ng akusado basta siya'y madala sa hukuman at bigyan ng fair trial. Sapat na yan. So yan po ang kinatatakot ni Pastor Kibuloy. Now, ano naman yung rendition? Yung rendition, kikidnapin ka na at dahil bawal matorture sa Amerika, dadaliin ka sa tinatawag nilang black site sa ibang parte ng daigdig at pinagdududahan na ang Pilipinas ay isa sa mga black spot na yan kung saan siya ito torture. Kasi may batas sa Amerika na kapag kayo nag-torture, po pwede mong mapanagot miski tao ka ng gobyerno. At isa yun sa pagkakataon na hindi po pwedeng ma-invoke yung immunity of suit ng gobyerno sa torture. Ayun po ngayon, may nakabinbin na kaso sa Korte Suprema na pinapawalang visa itong extraordinary rendition. So lahat po ng sinasabi ni Pastor Kibuloy, na-desisyon na ng Korte Suprema na talagang sinabi na main pa, wala kaming pakialam kung paano nakuha yung jurisdiction sa pagkatao ng akusado at yung rendition hanggang ngayon nakabinbin pa sa Korte Suprema, wala pang desisyon. At yung kinatatakot ni Pastor Kibuloy na
political assassination, may kaso din po ngayon yan sa Korte Suprema na hindi pa nadesisyonan. Pero titignan ko, baka meron nang nadesisyonan. Ito naman yung reklamo na sangayon sa batas ng Estados Unidos, pag ikay nasa listahan ng terorista, shutukil ka. Eh ano na nangyari doon sa due process ng tao? Bilansagan ka lang ng hindi hukuman na ikay terorista, pwede ka nang isutukil. So yan po yung Arar case naman na kino-question nila. Pero kung hindi ako nagkakamali, wala pang decision. Pero kung mayroon naman decision yan, I'm sure nabasa ko yan sa periodiko, eh mukhang wala pa rin. So yung mga kinatatakot ni Pastor Kibuloy, meron pong desisyon ng Korte Suprema na sinasang-ayunan yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction over the person, yung extraordinary rendition, at pati nga po yung political assassination. Dahil talagang ang sabi ng American government, dahil meron tayong gera laban sa terorista, lahat ng terorista na bansagan po pwede nang targetin for political assassination. Ang reklamo naman ng Arar, ina ng isang nandun sa listahan, paano naman yung due process rights? Dapat naman kami madinig para mapasinungalingan yung banta, yung label na sila ay terorista. So hindi po nag-iimbento si Pastor Kibuloy. Totoo po lahat yung kinatatakot niya. At yan nga po ngayon ay nakaabot na sa katas-taasang hukuman ng Korte Suprema. Pero ang nakakalungkot, sinasang-ayunan po ng hukuman ng Amerika. Ibang klase naman po ang naging desisyon sa ibang parte ng daigdig. Well, isa pang kinidnap na in-apply din ng main pa, at kung makikita mo yung desisyon ng Israeli Supreme Court, ang sinasite doon, yung desisyon ng US Supreme Court, Kerr versus Illinois, na main pa doctrine, eh yung hinuli nila yung Nazi na si Eichmann sa Argentina. Paramihan kasi ng mga partners, yung mga Nazi matapos ang gera, nagtago sa Argentina under assumed identity. Kasi puti yung mga tao sa Argentina, apparently. No? Ngayon, na-booking ng mga Israeli agents. So anong ginawa nila? Binantayan, surveillance. Tapos ang sigurado si Eichmann yan, dinarag pa. In-injection na ng droga. Isinagay sa private plane, dinala sa Israel kung saan siya hinatulan. No? Dahil nga dun sa mga war crimes and crimes against humanity na ginawa ng mga Nazi. Siyempre nagreklamo siya. Paano naman ito? Kinidnap ako. Bakit niyo ako dinala rito? At saka bakit Israel ang magtatry sa akin? Eh hindi pa nga bansa ang Israel nung nangyari yung di umano mga krimen. Pero ang sabi rin ng Korte Suprema ng Israel, main pa. Malay namin, pakialam namin na importante, binigyan ka ng patas na paglilitis. Pero isang bansa, napupuntahan ko rin itong Boneto, at ako'y hangang-hanga dyan sa Constitutional Court na yan, Constitutional Court ng South Africa. Meron din silang kinidnap na opisyalis ng apartheid regime. Yung mga pang-aping apartheid na tinatratong mga animal, mga itim. Nahuli nila, nagtatago sa karating na bansa, ibinalik. Anong sabi ng Constitutional Court ng South Africa? Hindi mo po pwedeng iwasto ang mali sa paggamit ng maling pamamaraan para mahuli ang akusado. Di ba napakagandang desisyon yan? So Pastor Kibuloy, huwag ka mag-alala. Pwede ka pumunta sa South Africa Supreme Court. At doon, sasang-ayunan ka. Dahil yun ang desisyon. Walang main pa doctrine.